Yeah. Ha, yung pag sinagasa ka, di ba? Tapos, meron ka pang knock-up sa Moskov. Considered knock-up yun eh, yung tulak. Yung knock-up yung ano niya yung status. Uh-oh. Tapos, meron ka pang Jennifer. So, ang daming catch dito ng side ng RSG. Yun ba yung way para pigilin itong Liquid Express? Ayos yun, ha? Bago yun, ha? Bago yun. Liquid Express. Feeling ko, oo eh. Kailangan kasi may displacement eh. Kailangan hindi magsama-sama. Kasi nga nabanggit niya na magaling si Sanford sa mga team fights. So, yun yung inalis nila ngayon. Aalisin nila. Pupuruan nila si Sanford. This time, ang may hawak ng dragon ay si Nuts. Usually, makikita mo ang Liquid Echo na binibigayan kay 4D. Pero sobrang kilala na ng bawat player na to ang isa't isa. Pang ilang beses na yan. Kaya Champions Arena, mag-ingay. Dahil sa ating unang laban, traffic na naman sa sapote nito. Dahil nanonood ang mga tao. Ngayon pa lang na nasa Series 1, Game 1 tayo, ay kung makikita nyo lang ang itsura ng Champions Arena, limitado na lang ang natitirang mga upuan. Pero speaking of, grabe na rin naman ang paglilimita rito ng RSG sa gustong mga silipin ni JP. Gusto ko yung ginagawa nila dito. Ha? Pinuforce nila si JP na mabawasan kagad yung buhay para hindi na nga makasama doon sa mga pwede nilang invasion na gagawin. Diba? Oo, gusto nila yan eh. Sabi nila, huwag niyong papagalawin si Daddy JP. Alam niyo ba na ang tawag ng Echo kay JP ay Dad? Kumbaga ang kulila, go mo Dad. Ganun ang tawag nila. So ngayon, sabi nila, sabi ng RSG, kalma ha. Papatunayan namin na magiging makasalanan si Kuya James. Meanwhile, Carl. Makakatalon kagad dito itong si Light. Gusto ko yung aggression na pinapamalas kagad ng Liquid Echo. Galit na. Is yung lineup nila kasi back siya to eh. Napakabilis yan. Ayun, ewan ko ba dyan. Ginawa ng muntun. Gawa nga tayo ng mabilis lumakad. Yung talagang tumatakbo, rumoroll out. Oo, no. Tsaka yung isang buong duration kasi nun, isang kalahating mapa kagad yung eh, makukuha. Isang kalahati, mahigit yun. kalahating mapa pala, sorry. Kalahating mapa. Pero pwede na, nag-get sa pwede na, oo. Oy, pero mag-get sa ata dito ng RSG na kailangan niya gumamit ng dragon. Okay, si Simon Clark, easy. With that quick diffusion person, sa kanila, pero we're going to hear of destruction. Oh my God! The team fight prowess ng RSG Philippines, even though nakuha ng Team Liquid yung turtle. Kasi nakita naman natin yung tendencies or yung difficulties ng mga Moskov na hindi pumipili or nagpipick up dito ng additional survivability na battle spell. Pero speaking of survivability... Okay. Ito ko tinamaan dito, pero magandang cancel. Anong nangyari itong Cardi si gamit ni Dredry? Habang layo muna si Lyle, ito ko rin yung Sardine Card. At si Sardine sa may madaling ko, si Cardi siya lang pupuruhan. Ay! Ilapag yung 30 squeezes mula kay Demon Kite. Maraming mga naganap pero walang mamamatay. Huh? Ang lala ng mga... Oh, well, hindi pa pala tapos. Practice lang. Oh! Wait, ganyan na. Grabe. Ganyan. Anong sabi? Pumindot-pindot. Pumindot-pindot pero ngayon, pabilisan nila pagpindot. JP dito ay makakatakas. Normal hits lang pala kay Benny. At si Sanji ay nandun din. Ang ganda rin ang ginagawa dito ng Liquid Echo. Sinasamahan nila kasi alam nila na may mga level 4 kaya may mga bubrus ka rin. Nang bubrus ko. Nang TTP. Ang term dito ng mga Pinoy, batahin mo. Nang babata si Demon Kai dito. Nagtatantsahan eh. Parang yung nga nakita natin kaninang opportunity sana for Team Liquid Echo na sila naman ang mag-go for the counter-initiation dito sa RSG. Hindi rin nila na-commit kasi may mga nakatago lang din sa brushes na naghihintay dun sa opportunity na yon. Namely, sina Aqua and yung I think at that moment ay etong si Demon Kite. So hindi nila sobrang na-commit din yung gusto sana nilang gawing bawi. And RSG ngayon yung medyo nakakakita tayo or nakikitaan talaga natin living up to their composition ng mapilisan at aggressive na mga rotation sa side lane. Ang pinaka nakikita ko dito yung RSG team fight talaga eh. Meanwhile, Carl, okay. Dito. Papasok, nagamit na rin yung Square Destruction. Pero si Demon Kite, ito yung tropang one cone away talaga eh. Kaya lang sumisilip-silip siya kung tatawagin. Kailangan naman siya doon sa laban na yun. Galing din ni Demon Kite laging nandun, no? Biglang na lang parang, alam mo yung parang tinawag si Kuya. Laging nandun sa nangyayaring laban. Ito ha, kailangan natin itong mag-grabs na mabuti. Kasi yung team fight capability ng RSG, in layman's term, kung sabayan pagbigkas, kung Royal Rumble ang gusto mo, dito ka pupunta kasi ang dami nilang stun eh. Ang dami nilang hold.
Ngayon, kapag sumusubok yung Team Liquid Echo, laging may pang, oh, counter-stun. Counter-stun. Ayun, kagaya niyan. Ito na, inisa na agad. 1v4, ladies and gentlemen. Pero may trade ata sila nagagawin sa bandang itaas. Kaya lang kasi sinats to eh. Masyado makunat. Ako ay nandun na agad. Then, para sa follow-up. Ang ganda ng uwa dito ng RNG sa bottom lane. Hindi pa tapos, grabe. Sila, papasok dito. JP, nagamit na rin yung First of God. Si Ako'y mamamatay. Last versus 2. And nandito na rin at hindi tumama doon yung Spirit Instruction. Pero ang bagyo'y makakuha din. Ang Demon Kind yung maatras. Sabi ni Cody, sabi ko sa'yo, magpahinga ka muna eh. Takamahala naman dito ang apat ang members mula sa Liquid Echo. Ang papatumba kay Demon Kind. At doon sumayaw si Mima. Doon sumayaw si Mima. Naitabla. Na-activate at tulungan din mag-online si Kusei. May sarili silang tulungan. Hindi, Mama. Pero kasi yung pagiging aggressive ng Team Liquid dito, Ate Bridge, medyo na-overwhelm yung RSG kahit na... Kahit na... Hindi ka ako matumbas ang inauupo ako. Buntik ka na eh. Oh, parang ano, ang Team Liquid naman ngayon, naghanap na rin ng sagot. Pero teka lang. Ako, isa'y nakagan RNG na ilapag. Under the gun, saan mo rin doon? Kaya lang, go ata dito ang RNG. Liquid Echo, sumasabay lang sa Alon. Tumama din yung Spirit of Destruction. And this time, hindi nila pasasapakin si Sanford. May kasama pa ang turret dito sa may gitna. Oo, yung reflexes ngayon ni Kusei dito sa Moskov, yung Spear of Misery or yung second skin niya na mabilisang nare-reposition yung sarili niya para maiwasan yung mga attempts dito ng Team Liquid na hulihin siya. Tapos yun yung pinakamalapit yata na Spear of Destruction teleport na nakita natin. Parang nag-blink lang. Parang nag-blink lang siya, tapos laban ulit. At ang makikita mo dito ay parehas Team Fight Heavy. Ang dalawang kupuna na to, pindot na pindot. Focus fire kung focus fire. Ito yung naging identity din ng RSG nung regular season na kaya nilang gawin yung mga aggressive plays with the right risk at kuha ng objective. Mm-hmm. Kaya naman, kahit na siguro nakaka-overwhelm yung mga bigla ang pasok ng Team Liquid Echo, ready ang RSG bumanat pabalik. Ay! Ako parang ready na lang. Alapap din ang at tinamaan ni Sanity! Grabe na to, ha? May something talaga. Okay, hindi pa tapos. Hindi pa pala tapos. No. Light, umaamba din lang. Nagamit na kagad dito yung Curse of Blood. Pasok yan si Carl TZ. Matuso Demon Kind. Sinubog-sabog member club dito sa Liquid Echo. Paksak yung Tore. Demon Kind as well. At open na yung Lord. May something talaga. Sa Lomaria ni Sanji. Kung may isa pa tayong in layman's term, Team Fight pala ang gusto nyo. Eto, Curse of Blood. Yun ang magiging sagot ngayon ng Team Liquid Echo. Kaya naman, makikita na natin yung pounding. Mahirapan mo pa yung sarili mo na lalapit ka. Yung Curse of Blood, di ba tutok lang yun? Ayun, dalawa tinamaan. Kagad! And Sandy with a kill! Pasok ni Sanford doon! Ngayon si Carl, nandun yung Todd. Talon muna si Light. Kasama pa nila yung level 1 na Lord. Makakabasag nga ba sila? May aura pa ata to. Pero si Carl, sinasabi niya, hindi! Patuloy na kagad natin sa base ang RSG! Talon si Nats, habon si Carl. Na masyado ata na pala ang kalating buhay dito say. Pero wala na silang pakialam. Kahit lumalim pa, Demon Kai pasok din. Black Dragon formula kay Nats. Pero titigil muna dito ang Alon ng Liquid. 4.3k lead para sa Team Liquid Echo. Sobrang hapde nitong JP, yeah. Curse of Blood na to na pinupunto ni Brigida. Ang daling mag-set up, ngayon ko lang na-realize. Oh, parang siya yung pinaka-pwedeng maging taga-simula ngayon for Team Liquid na pwede pang sundan ng iba pang nakaka-overwhelm na skills such as yung flicker penalty zone na nakita natin. Oh, at dudurugin ko sila. Dudurugin ko sila. Grabe yung palitan, no? Game 1 pa lang eh. Pero ang dami ng recall. Conceal. Gamit kagad. Sandy na yung Asher Echo. Ngayon, kinamaan si Light! Ato na yung turn of guard. Pag-disengage na, pero ngayon Demon Kind umamatay. Story na nga ba mag-iipon na dito ng Liquid Echo. Hindi tumama yung Spirit Destruction. Habang sinasay nandun, Lockup is there. Pero wala lang pakialam ang Liquid Echo. Ang Alon ng Liquid ay mananalanta sa Game 1.